kung nagtatangan ka ng isang lihim na karunungan at pananggalang? Pahihintulutan mo ba na pangimbabawan ang lugar ninyo ng mga aswang? Ating pakinggan ang istoryang ibinahagi ni Jomar base sa kanyang tunay na buhay at karanasan. Taong 1963, Misamis Oriental. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong mangingisda sa aming baryo. Bagaman malapit kami sa dalampasigan, kung kaya ito ang kinagisnang kong hanap buhay. Nakakaraos naman kami ng asawa ko sa pang-araw-araw naming gastusin kahit papano. Sa panahon ding ito ay hindi na bago sa akin ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan na nakikita ng mga ordinaryong tao. Kahit na naglipa na sa aming baryo ang mga ganitong klaseng nilalang na nagbabalat kayong mga tao, ay hinding-hindi pa rin ito makakalusot sa aking ikatlong mata. Gayunpaman may mga pagkakataon rin na nakakasalamuha at nakakausap ko pa ang iba sa mga ito. Subalit mas pinili ko pa rin ang manahimik at magsawalang kibo. Total hindi naman ako ginagambala ng mga iyon. Pero hindi nangangahulugan na dahil hindi ako kumikibo sa mga nilalang na iyon, ay natatakot ako sa mga ito. Gayong alam ng mga ito sa kanilang sarili na nagtatangan rin ako ng bertod at malalim na aral sa aspeto ng lihim na karunungan. Sa paglipas pa ng mga araw, hinayaan ko lang na magpalakad-lakad sa aming baryo ang mga nilalang na iyon. Habang sa ibang banda naman ay pinamumukha ko rin sa mga ito na hindi rin ako yung tipo ng tao na kaya nilang sindakin. Isang hapon noon mga kalakbay, ay laking gulat ko sa aking sarili nang tapatan akong kinausap ni Mang Pedro ang albularyong kaibigan ng aking lolo. Abay, Jomar, iho, napapansin ko sa inyong pamamahay na dinadaan-daan ng kalang ng mga aswang. Hindi ka ba nababahala sa mga nilalang na iyon? Mariin bungad ni Mang Pedro. Si Mang Pedro naman, para ano pat pinasahan po ako ng kaibigan ninyo ng malalim na aral kung magpapasindak lang ako sa mga aswang. Hindi naman po siguro nagpakadalubhasa ang Lolo Eboy sa mga lihim na karunungan para maging mangmang sa pagtatangan ng aral ng mga ermitanyo. Subukan lang nilang galawin ang pamilya ko na magdudulot ng takot sa mga ito. Makikita nila kung sino ang kanilang kinakalaban. Tugon ko naman kay Mang Pedro. Pero isang paalala lang iyo. Alam mo sa iyong sarili na may limitasyon ang bawat lihim na karunungan na tinataglay natin. Ika nga na kapag hindi wasto ang gamit sa mga ito, asahan mo na pwede tayong mawala sa ating sariling katinuan. Pero sa nakikita ko naman sa iyo, hindi ka aabot sa ganong sitwasyon. Dahil malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. Magkasunod na paliwanag ni Mang Pedro. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito ay tumangulang naman ako rito. Bilang tanda na nauunawaan ko ang mga bagay-bagay tungkol sa aspeto ng lihim na karunungan. Kung hindi kasi ninyo na itatanong, si Mang Pedro noon ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ng Lolo Eboy na kinagisnang kong pumupuksa ng mga aswang. Naalala ko pa noong mga panahong bata pa ako ay palagi kong naririnig sa bukang bibig ni Lolo na pagdating ng alas 5:30 ng hapon, marapat lang daw na hindi na kami nagpapalakad-lakad pa sa aming baryo. Dahil marami ang aswang ang naglipa na noon na walang pinipiling sa lakayang bata man o matanda ay hindi pinapalagpas ng mga demonyong iyon. Noong una ay ayoko sanang maniwala sa lolo ko tungkol sa mga aswang. Subalit noong ako na mismo ang nakakita sa mga nilalang na iyon, ay masasabi kong totoo nga ang mga ito. Sa mga araw na nanghihina na noon ang lolo ko, ay wala naman akong pagpipilian kung hindi tanggapin sa aking sarili ang mga tinatangan nitong lihim na karunungan, agimat at bertud. Ayaw sana itong pahintulutan ng aking mga magulang. Gawa ng napakabata ko pa raw ng panahong iyon para maging antingero at albularyo. Subalit nang mapasakamay ko na noon ng libreta, bertod at agimat ng lolo ko mga kalakbay, walang kabugabog na sumang-ayon naman ang aking ina. Sa edad na 15 taong gulang, ay nagtatangan na ako ng mga bagay na iyon. Halos walang pagdadalawang isip din akong tinuruan ng aking ama sa tamang paggamit nito. Kung kaya naman ang tuluyan ng mamatay si Lolo Eboy noon, dinagsa ito ng mga albularyo at antingero. May mga dumarating pa kaming bisita noon na ayong kay Mang Pedro ay galing sa angkan ng mga mambabarang
at mangkukulam na kaibigan daw ng lolo ko. Kaya naman bago pa ako mag-asawa noong panahong ito, eh marami-rami na rin ako nakakaengkwentrong aswang na nagmula pa sa iba't ibang lahi. Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy lang ako sa buhay manging isda na aking kinagisnana. Laking pasasalamat ko rin sa Diyos. Dahil kahit papano ay hindi niya kami pinababayaan ng asawa kong si Lucing. Gayun din ang aking pamamalaot sa dagat na halos araw-araw ko na rin ginagawa. Sa bawat kinikita ko nga noon sa pamamalaot, kahit papano ay nababahagian ko naman ng kaunting tulong ang aking mga magulang. Hanggang isang umaga habang paparating ako sa Pangpang, nang masilayan kong muli si Mang Pedro na tila ba inaabangan nito ang aking pagdating. Pero kahit hindi pa kami tuluyan naghaharap ng matandang iyon, ramdam ko sa aking sarili na may pake ito sa akin. Maya-maya pa nang tuluyan ang dumaong aking bangka sa Pangpang. Pansamantala muna itong umiti sa akin habang nananatiling walang imik. Habang ako naman noon ay paunti-unting naglalagay sa banyera ng mga nahuli kong isda na dadalhin ko naman sa palengke. Nang masiguro ni Mang Pedro na nailagay ko na ang lahat ng paninda kong isda sa banyera, kasabay ng pag-abot ko rito ng kanya mauulam, eh bigla naman ito nagsalita sa akin ng, "Magandang umaga sa iyo, Jomar. Maaari ba kitang madalaw sa inyong bahay ni Lucing mamaya? Pero sa ngayon dalhin mo muna sa palengke ang mga nahuli mong isda para maibenta. Dahil importante ang ating pag-uusapan at ito ay sa pagitan lang ng mga albularyo at antingero." Magkasunod na paliwanag at paalala ni Mang Pedro. Dahil sa sinabi nito at sa itsura ng pagmumukha ni Mang Pedro, masasabi ko sa aking sarili na seryosong usapan ang aming tatalakayin. Sa puntong iyon ay hindi naman ako minadali ng matandang manggagamot. Sa kadahilan ng alam nito sa kanyang sarili na may kalayuan rin ng palengke sa aming baryo. Sa pagbagtas ko nga ng daan papunta sa pamilyang bayan, ay napapaisip din ako sa aking sarili kung bakit ganong kaseryoso ang kaibigan ni Lolo Eboy. Na tila ba mayroon nitong pinangangambahan na hindi ko mawari kung ano ang mga bagay na iyon. Sa paglipas pa ng ilang minuto, nang maibenta ko na nga ang aking mga isda sa aking suki, kasabay nito ay kaagad naman akong bumalik sa aking pamamahay bago pa tumirik ang araw sa kalangitan. Inabutan ko pa noon ang asawa kong si Lucing na katatapos lang magluto ng sinabawang isda para sa aming pananghalian. Ilang sandali pa ay diretsahan ko naman itong tinanong kung pumunta na ba si Mang Pedro sa aming bahay. Ayon naman sa asawa ko, ay dalawang beses na daw itong dumaan sa amin at hinahanap ako. Kung kaya naman dali-dali ko na itong pinuntahan ng personal sa mismong bahay nito na hindi namang kalayuan sa amin. Upang sa gayoy malaman ko na rin kung ano ang pake nito sa akin at sa iba pang detalye na gusto nitong ipabatid. "Mang Pedro, tao po. Si Jomar ho ito, nariyan po ba kayo?" Patanong kong bati. "O ikaw pala iyo. Kanina pa kita hinihintay. Halika at pumasok ka na muna." Alok na bati pa ni Mang Pedro. Dahil sa ganun tagpo ay muli ko namang nasilayan ng seryoso nitong pagmumuka na hindi ko maipinta. Natila ba maraming agam-agam sa utak nito na gusto niyang ilad sa akin ang mga oras na iyon habang nagsasabi ng, "Bueno, ako'y hindi na magpapaligoy-ligoy pa iyo. Dahil batid kong kilala mo rin si Arsing na isang albularyo gaya namin ng lolo mo, hindi ba? Nais kong malaman mo na patay na si Manong Arsing mo at natagpuan itong naliligo sa sarili niyang dugo doon mismo sa kanyang kubo sa sumunod na baryo mula rito sa atin. Ayon sa mga taong napagtanungan ko, pinasok daw ito ng isang grupo ng kalalakihan noong gabi bago ito natagpo ang wala ng buhay." Magkakasunod na paliwanag ni Mang Pedro. Dagdag pa nito na wala naman daw kaaway ang matandang iyon sa kanilang baryo. Pero ayon sa isang antingero na unang nakakita sa bangkay ng pobre manggagamot na noong kakausapin niya sana ito noong gabi, ay walang duda daw na grupo ng aswang ang may gawa ng pagpatay sa matanda. Matapos namang mailahad ni Manong Pedro ang mga bagay-bagay tungkol sa pagkamatay ni Manong Arsing, harapan itong sinabi sa akin na paunti-unti nang naisasakatuparan ng mga aswang na pangibabawan ang mga baryong malapit sa amin. At ang pinakamasaklap pa nito, pinapatay ang lahat ng albularyo at antingero.
Isang bagay na mahigpit na tinututulan noon ng Lolo Eboy noong nabubuhay pa ito. Hindi naglaon ay hinanap namin ang antingero na unang nakakita sa bangkay ni Manong Arsing. Ito naman ay upang tanungin iyon ng mga bagay-bagay kung may kahinahinalang tao ba itong napansin na umaaligid roon bago ang pagpaslang sa pobreng matanda. Sa matiyaga naman namin paghanap ni Mang Pedro sa taong iyon na nagnangalang Rodrigo, ay natagpuan na lang namin ito sa gilid ng kalsada na tila ba ay tinakasan na ito ng katinuan sa kanyang sarili. Tumatawa itong mag-isa habang nakatingin sa kawalan sabay iiyak at biglang sisigaw nang, "Sila daw ang Diyos sa baryong ito at totoong malapit na maghari ang mga demonyo." Paulit-ulit na sigaw ni Rodrigo. Sabi pa ni Mang Pedro noon sa akin, noong una niyang makita ang taong iyon ay 100%'ng nasa tamang pag-iisip pa ito. Dagdag pa nito sa akin, kaya marahil tinakasan ng katinuan ang taong iyon dahil sa nakuha na ng mga aswang ang tinatangan nitong bertod o lihim na karunungan. Tandang-tanda ko pa noong sinabihan ako ng lolo ko na kapag naagaw ng mataas na uri ng aswang ang isang bertod o lihim na karunungan ng isang antingero, asahan ko na rin daw ang pagkalas ng wisyo nito sa kanyang sarili na tuluyan itong ikakasira ng ulo. Magagamot lang daw ang mga ganitong uri ng sumpa o marka ng aswang kung ang gagamot sa isang antingero o albularyo ay isang ermitanyo na may malalim na aral ng isang berbo. Naalala ko pa noon sa mga habili ng lolo ko na isang ermitanyo lang ang takbuhan ng mga albularyo sa amin. Kung kaya naman napaisip rin ako sa sinapit ni Manong Arsing sa kanyang pagkamatay. Dahil malamang sa malamang na nakipaglaban ang matandang iyon para sa kanyang bertud at lihim na karunungan tinatangan. Isa pang anggulong tinitingnan ko noon sa pagkamatay ng pobreng matanda ay marahil tumanggi ito sa mga aswang na iyon na isuko o ibigay ang kanyang bertud at lihim na karunungan. Kung kaya naman sapilitan itong pinaslang ng mga nilalang na iyon. Para malaman namin kung sino o anong klase ng mga aswang ang pumatay kay Manong Arsing, ay mahinahon na kinausap ni Mang Pedro ang antingerong nawala sa kanyang sarili. Kahit na paulit-ulit nitong sinabi sa amin na malapit ng pagharian ng mga aswang ang mga baryo. "Rodrigo, sumama ka sa amin at gagamutin kita sa abot ng aking makakaya. Pipilitin kong maibalik ang nawala mong wisyo. Basta tulungan mo kaming tukuyin ang mga nilalang na nasilain mo bago namatay si Arsing." Magkasunod na paliwanag at alok ni Mang Pedro. Tumitig lang naman sa amin si Rodrigo sabay ngisi. Subalit habang nakatitig sa amin ang nabaliw na antingero, napansin ko sa noon ito ang isang marka ng aswang. Kung sa ordinaryong mata ng mga tao ay hindi nila makikita, pero sa ikatlong mata ko, hinding-hindi ito makakaligtas. Akala ko noon ako lang ang nakapansin sa markang iyon. Subalit nagkamali ako. Dahil maging si Mang Pedro ay nakita rin ang marka ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng aming ginagawang pakikipag-usap kay Rodrigo, ay paunti-unti itong naglalahad sa kanyang mga naaalala. Kahit na medyo magulo at hindi sunod-sunod ang mga detalye. Sa pagbagtas namin ng daan pabalik sa aming baryo, nang masalubong namin ang isang grupo ng mga kalalakihan na nagpahinto sa sinasabi ni Mang Rodrigo habang nakatingin sa mga taong iyon. Kitang-kita ko rin dito ang panginginig ng kanyang katawan at pautal-utal na pananalita habang nagsasabi ng, "Mga demonyo kayo, mga salot, hindi kayo mga Diyos, kami ang Diyos sa baryong ito." Mariinggit ni Mang Rodrigo habang nauutal na nakatingin sa mga taong nasa aming harapan. Dahil sa mga sinabing iyon ni Mang Rodrigo, bigla namang humigpit ang hawak ko sa aking sundang. Napagtanto ko rin sa aking sarili na marahil ang mga taong iyon ang nakita nito bago namatay si Manong Arsing. Kaya naman habang nasa likuran si Rodrigo ni Mang Pedro, walang kaabog-abog kong pinagbantan ang mga nilalang na nasa aming harapan. Habang nakangisi lang ang mga ito sa akin habang nagsasabi ng, "Kahanga-hanga naman talaga ang tapang ng Apo Neboy, hindi ba Pedro? Matagal na panahon rin tayong hindi nagkita at akalain mong sa ganitong sitwasyon pa. Ito na ang taon para maubos kayong mga gamot at antingero sa mga baryo. Siguro naman nabalitaan mo na ang pagkamatay ni Arsing, ang kaibigan mong hangal. Isinakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa isang bertud at lihim na karunungan.
magkakasunod na paliwanag ng matandang iyon. Ikinararangal ko ang pagkamatay ni Arsing dahil ginawa niya lang at tama at makabubuti para sa lahat. Pero hindi porket napatay ninyo ang isa sa mga magigiting na albularyo, eh nangangahulugan lang na dapat kaming matakot sa inyo. Tandaan mo, Gayot, na hindi pa dito natatapos ang lahat ng katarantaduhan ninyo. Dahil hanggat nabubuhay kami ni Jomar, hinding-hindi ninyo mapapangibabawan ang mga baryo. Isipin mo, isinakripisyo ni Arsing ang kanyang sariling buhay at nakipagpatayan para huwag lang mapunta sa inyo ang kanyang lihim na karunungan at bertod na pinaglaanan niya ng oras at panahon sa loob ng mahabang taon. Magkasunod na paliwanag naman ni Mang Pedro. Kailangan namin kumatay ng mga antingero at albularyo dahil perwisyo ang dulot ninyo sa aming mga aswang sa tuwing sumasapit ang panahon ng anihan at palagi nyo na lang kaming hinahadlangan. Ito ang tandaan mo, Pedro. Sa baryong ito kami ang Diyos. Tignan mo ang inyong mga sarili. Isang albularyong pulpol, binatang apo ng bantog ng manggagamot at isang antingerong baliw. Sa tingin mo, uubra ba kayo sa aming mga aswang gayong may tangang kami bertod ng gabunan, awok, bangkilan at buso? Magkakasunod na paliwanag ni Mang Gayot. Sa puntong iyon, matapos mailhad ni Mang Gayot ang kanyang mga salaubin, walang sabi-sabing kami nilagpasan ng mga ito habang nanlilisik ang mga mata at humahagalpak ng tawa na parang mga demonyo. Makalipas pang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni Mang Pedro at inasikaso ko muna si Rodrigo. Habang ang kaibigan ng lolo ko ay kinuha ang kanyang mga libreta at marahang nagsaliksik sa markang nasa noon ang antingerong kasama namin. Sa matyaga naman itong paghanap, napag-alaman namin ang markang iyon sa noon ni Rodrigo ay isang sumpa. Isang sumpa na maaaring magdala ng sandamakmak na kamalasan sa aming baryo. Kung kaya naman wala na rin pagpipilian si Mang Pedro kung hindi ang humingi ng tulong sa iba pang albularyo kung papaano maaalis ang marka ng mga aswang. Jomar, iyo, maiwan na muna kita sandali at pupunta lang ako sa ikatlong baryo mula rito sa atin. Bantayan mong maigi si Rodrigo at huwag mo siyang hahayaan na mawala sa iyong paningin. Sa ngayon ay hindi pa siya lubusang namamanipula ng mga aswang. Pero maaari sa mga susunod na araw, baka hindi na niya mapaglabanan ang sumpa ng aswang. Maaari ding magbago ang asal nito hanggang sa tuluyang sakupin ng mga nilalang na iyon ang katauhan ni Rodrigo. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Pedro. Hindi naglaon bago ito tuluyang umalis sa kanyang pamamahay. Minabuti muna naming igapos ang antingero sa isang silya, kung saan iyon ang ginagamit ni Mang Pedro sa tuwing may ginagamot itong nakulam at nabarang. Makalipas pa ang ilang minuto ay napansin kong may 5 oras na pala ang nawawala sa aming pamamahay simula nang dumating ako galing palengke. Iniisip ko tuloy na walang kasama roon si Lucing at baka kanina pa ito nag-aalala sa akin. Sa matyaga akong paghihintay sa pagbabalik ni Mang Pedro, pansamantala kong inilapag ang hawak kong buntot pagi sa lamesa habang nakatitig ako kay Mang Rodrigo. Pero habang tinitignan ako nito, napapangisi naman iyon habang nagsasalita sa matanda nitong boses. "Hindi mo kami mapipigilan, Jomar, dahil ang nakatakda ay nakatakda na. Isipin mo, kakaunti na lang kayong mga albularyo at antingero sa baryong ito. Dahil inubos na namin ng malalakas sa lugar na ito, kaya huwag kang umasa na maaalis ninyo ang sumpa sa katawang ito. Pakawalan mo na ako sa silyang ito dahil sa mga oras na ito hindi na babalik si Mang Pedro. At sigurado akong pinapatay na ang matandang iyo ng mga kasama ko." Magkakasunod na paliwanag ng aswang sa katawan ni Rodrigo. "Tumahimik kang demonyo ka. Kung wala kang sasabihing maganda, isarado mo na lang ang bunganga mo mas mabaho pa sa isang nabubulok na bangkay. Mariing ko naman tugon." Nang makabalik naman si Mang Pedro sa bahay nito, halos kitang-kita ko ang hingal nito marahil dala ng mahaba-haba nitong paglalakad. Subalit ang nakapukaw ng aking pansin ay ang kasama nitong tila isang ermitanyo. Noong tuluyan ang tumalikod ang araw sa kalupaan, dito na inilad sa akin ni Mang Pedro na ang taong iyon ay isang ang ermitanyo sa ikatlong baryo na nabibilang sa angkan ng hindi pangkaraniwang manggagamot na nagtataglay ng malalim na aral ng berbo.
Siya ba Pedro ang antingerong nawala sa kanyang katinuan dahil sa sumpa ng aswang? Siya nga po, Apong. Si Rodrigo ang antingerong nakakita sa mga nilalang bago namatay si Arsing. Mariing paliwanag ni Mang Pedro. Dito ko na po muna tatapusin yung kwento, mga kalakbay. Pasensya na po at may biglaan lang pong lakad. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at mag-iingat po kayong palagi, mga kalakbay.